Bago magumpisa ang ating aralin ngayong araw, magsitayo muna tayong lahat para sa isang panalangin. Jacob, maaari mo ba itong panimulan? Amen. Maraming salamat, Jacob. Magandang araw, mga bata. Magandang araw din po. Okay, maaari na magsiupo ang lahat. Ngayon, Jella, maaari ko bang tanungin kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong araw? Wala po, ma'am. Magaling, bigyan natin ang ating sarili ng tatlong bagsak. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, binigyan ko kayo ng takdang aralin kahapon, hindi ba? Opo, ma'am. Ngayon, ilabas ninyo ang inyong mga kwaderno at ilagay sa pahina kung nasaan ang inyong mga takdang aralin at ipasa ito sa harapan. Maliwanag ba? Opo, ma'am. O, gawin nyo ito ng tahimik. Maraming salamat. Ngayon, bago natin umpisan ang ating aralin ngayong araw, ay may gagawin muna tayong aktibidad. Handa na ba kayo? Opo, ma'am. Ngayon, class, ang ating aktibidad ay pinamagatang Alphabet Bank. Ngayon, mayroon ako dito mga salita, ngunit hindi pa sila buo upang atin silang maintindihan. Ngayon, para sila'y mabuo, ay babatay tayo sa Alphabet Bank na siyang naglalaman ng mga titik na may katumbas na numero na siyang makikita natin sa mga nasa guhit. Ngayon, naliliwanagan ba kayo kung paano ito sagutan? Opo, ma'am. Ngayon, sagutan natin ito. Sa number 1, sino ang may alam ng tamang sagot? Ako po, ma'am. Sige nga, Gwen. Bataan po, ma'am. Tingnan nga natin, anong letra ang katumbas ng 1? A po, ma'am. Nang 1 ulit? A din po, ma'am. At nang 14? T po, ma'am. And, tama, bataan. Sunod naman na numero. Sige nga, Jella. Peninsula po, ma'am. Okay, tingnan nga natin kung tama ang sagot niyang peninsula. Anong numero ang katumbas ng 5? E po, ma'am. Tama. N po, ma'am. At ng 21? U po, ma'am. Tama. Tamang yung sagot, Jella, na peninsula. Sa pangatlong numero naman. Sige nga, Angie. Produkto po, ma'am. Tignan natin kung tama. Ano ang titik na sumisimbolo sa 16? P po, ma'am. P. Sa 4 naman? O po, ma'am. D. At sa 11, K. Tama, produkto ang tamang sagot. Sa number 4, sige nga, Mark. Pabrika po, ma'am. Tingnan natin kung tamang sagot ni Mark. Number 2, saan po, natin ma'am makikita? B, tama. Ang 9 naman? Ay po, ma'am. Ay, tama. Ang 1? A po, ma'am. Tama. Tama ang sagot mo, Mark, na pabrika. At ang huli? Sige nga, Angel. Bayan po, ma'am.
Tingnan natin saan ang number 2? B po, ma'am. Ang 25. Y. Y po, ma'am. At ang 14? N po, ma'am. Tama. Tama ang lahat ng sagot ninyo, mga bata. Ngayon, naliwanagan ba kayo sa ating aktibidad at naunawaan nyo ba kung paano magsagot gamit ang alphabet bank? Opo, ma'am. Magaling. Ngayon, ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayong araw, ang bataan, peninsula, produkto, pabrika, at bayan. Ngayon mga bata, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga produkto sa lalawigan ng Bataan. Ang Bataan ay isang peninsula kaya maraming nahuhuling isda, sugpo, alimango at iba pang yamang tubig. Kilala ito sa paggawa ng lambat na ginagamit sa pangingisda. Nagtatanim din ang mamamayan dito ng mga palay at gulay. Kilala rin ang lalawigan sa mga paggawaan at pabrika. Ngayon sinabi dito na ang ating lalawigan, hindi ang bataan, ay isang peninsula. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang peninsula? Ang peninsula ay isang kalupaan na pinaliligiran ng katubigan na siyang nakakonekta sa mas malaking kalupaan. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, ma'am. Magaling. Ngayon, may ipapakita naman akong mga larawan at kailangan nyo lang gawin ay tukuyin kung ano ang mga nasa larawan. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Okay, ito ang unang larawan. May nakakaalam ba kung ano ang nasa larawan? Opo, ma'am. Sige nga, Ezekiel. Kasoy po yan, ma'am. Tama, ito ay kasoy. Ginagawa ito ng mga tagabagak. Niluluto ng mga bagakenyo ang kasoy at ginagawang cashew nuts. Isulat natin. Ito namang susunod na larawan. May nakakaalam ba kung ano ito? Ma'am, opo ma'am. Sige nga, Angela. Walis tambo po, ma'am. Tama, isa itong mga walis tambo. Nga pala, ang walis tambo ay mula sa bayan ng Abukay. Ginagawa nila itong matitibay at makakapal na siya nating mabibili.
Ito namang susunod na larawan. Natatandaan niyo ba kung ano ito? Opo, ma'am. Sige nga, Bea. Tuyo po, tsaka tinapa, ma'am. Tama, ito ay mga tuyo at tinapa. Mabibili naman ito sa bayan ng Balanga City. Itong pang-apat na larawan, alam nyo ba kung ano ito? Sige nga, An. Buko pie po, ma'am. Tama, buko pie ito. Ginagawa ito ng mga taga-Morong, ginagawang masasarap at malinamnam na buko pie na siyang pwede nating kainin. Ito naman, may nakakalam ba kung ano to? Sige nga, EJ. Cookies po, ma'am. Tama, isa itong mga cookies. Ang mga taga-Samal naman ay gumagawa ng espesyal na araro cookies na siya nilang binebenta. Itong panghuling larawan, alam niyo ba kung ano ito? Sige nga, Angel. Bag po, ma'am. Tama, bag. Nga pala, sa bayan ng Maribeles ay may mga pagawaan ng matitibay na bag at sapatos. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang mga produkto at kung saan galing mga bayan sila. Sa mga produkto, cashew nuts na gawa sa bayan ng Bagak, Walistambo na mula sa Abukay, tuyo at tinapa na mabibili sa Balanga City, malinamnam na buko pie ng mga taga-Morong, masarap na araro cookies ng mga taga-Samal, at mga pagawa ng bag at sapatos mula sa bayan ng Maribeles. Nalilinawagan ba kayo mga bata? Opo, ma'am. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang laro. Pamagat ng laro ay hanap salita. Familiar ba kayo dito mga bata? Opo, ma'am. Magaling. Madali nyo lang pala itong masasagutan kung ganon. Ngayon, gagawin natin itong hanap salita. Ang gagawin lamang, hanapin ang mga produkto na matatagpuan sa lalawigan ng Bataan. Naaalala nyo ba ang iba't ibang produkto na ipinakita ko sa inyo kanina, mga bata? Opo, ma'am. Magaling. Ngayon, gusto kong may isa sa inyo na pumunta dito sa pisara at sagutin itong ating hanap salita. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Sino ang gustong sumagot? Ma'am, ako po, ma'am. Sige nga, Mark. Pumunta ka dito sa harapan.
Okay, Mark, pwede mo bang basahin ang mga salitang iyong nahanap? Bukopay, tuyo, tinapa, isda, walis tambo, bag, sugpo, halimango, cookies. Okay, magaling, Mark. Bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Isa, dalawa, tatlo. Okay, maaari ka nang umupo, Mark. Salamat. Ngayon, ating basahin at isa-isahin ang mga salitang nahanap ni Mark. Unahin natin, bukopay, isa, tuyo, dalawa, tinapa, tatlo, kasoy, apat, bag, lima, sugpo, anim, walis tambo, pito, isda, walo, alimango, siyam, at cookies, sampu. Magaling! Nahanap nga ni Mark ang lahat ng mga salita na kailangan natin hanapin dito sa ating laro. Maraming salamat sa pakikipag-koopera. Ngayon naman, ay ilabas ninyo ang inyong mga papel at may sasagutan tayo. Sasabihin ko ang mga pangungusap at pipiliin nyo lamang ang tamang letra ng tamang sagot. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Sige, ilabas na ninyo ang inyong mga papel. At ididikta ko ang mga pangungusap. Pipiliin nyo lamang ang tamang letra at isusulat nyo lamang sa inyong papel. Maliwanag. Opo, ma'am. Maaari ko na bang simulan? Opo. Okay. Number one. Anong lalawigan ang isang peninsula? Uulitin ko ang tanong. Anong lalawigan ang isang peninsula? A. Pampanga. B. Zambales. C. Bataan. O D. Aurora. Mamili lamang kayo sa apat na pagpipilian. Maliwanag ba? Pangalawang tanong. Anong bayan ang nagbebenta ng masarap na kasoy? Uulitin ko ang tanong. Anong bayan ang nagbebenta ng masarap na kasoy? A. Samal. B. Bagak. C. Dinalupihan. O D. Mariveles. Pangatlong tanong naman. Anong produkto naman ang ipinagmamalaki ng Balanga City? Uulitin ko. Anong produkto naman ang ipinagmamalaki ng Balanga City? A. Peanut butter. B. Dilis. C. Banana chips. O D. Tuyo at tinapa. Okay. Number 4. Saang bayan ang gumagawa ng matitibay na bags at sapatos? Uulitin ko. Saang bayan ang gumagawa ng matitibay na bags at sapatos? A. Mariveles. B. Abukay. C. Pilar. O D. Orani. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Okay, mag-check na tayo. Okay, number 1 ang sagot ay C o cat. Number 2, B or boy. Number 3, A or apple. Number 4, D or dog. At number 5, A or apple. Sino ang nakakuha ng lahat ng tamang sagot?
Ma'am, kami po. Mahusay mga bata, nakikita ko ngang natuto kayo sa ating aralin ngayon. Ngayon naman, ang ating gagawin ay magsasabi lang ako ng mga pangungusap at sasabihin nyo kung ito ay tama o mali. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Okay, sasagot lamang kayo ha. Ang bayan ng Maribeles ay gumagawa ng matitibay na bags at sapatos. Tama ba ito o mali? Tama po, ma'am. Tama. Pangalawa, isang peninsula ang lalawigan ng Bataan. Tama po, ma'am. Magaling. Galing sa bayan ng Dinalupihan ang masasarap na kasoy na ipinagmamalaki ng Bataan. Tama ba o mali? Mali po, ma'am. Mahusay. Tuyo at tinapa ang ipinagmamalaki ng Balanga City. Tama ba o mali? Tama po, ma'am. Magaling. At panghuli, matatagpuan ang Bataan sa Rehiyon 3. Tama ba o mali? Tama po, ma'am. Mahuhusay! Nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot. Ngayon, tatanungin ko kayo kung ano nga ba ang mga natutunan nyo sa ating aralin ngayong araw. Anong mga produkto ang natatandaan nyo na mayroon sa ating lalawigan? Ma'am. Sige nga, Kia. Ma'am, mayroon pong bag, cookies, walis tambo, buko pay, kasoy, tuyo, at tinapa. Tama, Kia. Saang mga bayan naman ito matatagpuan? Sa bayan po ng Bagak, Maribeles, Samal, Abukay, Morong, at Balanga City. Magaling, salamat. Nakita ko ngang natuto kayo sa mga pinakita ko sa inyo mga larawan kanina. Ngayon, kung kayo na ay natuto, magkakaroon na tayo ng isang maikling pagsusulit tungkol sa ating aralin na pinag-aralan. Kunin na ninyo ang inyong mga papel at lapis. Ihanda ito ng tahimik, maliwanag ba? Ito ang ating maikling pagsusulit. Babasahin ko ang panuto. Ihanay ang mga bayan sa hanay A sa mga produkto sa hanay B. Madali lamang itong intindihin. Ihanay nyo ang mga bayan sa hanay A sa mga produkto sa hanay B. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Maaari nyo nang simulan. Ngayon mga bata, tapos na ba kayo sa ating maikling pagsusulit? Opo, ma'am. Ngayon, sinong gustong sumagot sa harapan? Ma'am, ako po. Sige nga, Ezekiel. Okay, maraming salamat, Ezekiel. Ngayon, babasahin natin ang lahat ng sagot ni Ezekiel. Tingnan natin kung ito ay tama. Unahin natin sa Balanga City. Tuyo at tinapa ba ang produkto na kanila ay pinagmamalaki? Opo, ma'am. Tama.
Maribeles naman ay gumagawa daw ng bags at sapatos. Ito ba ay tama? Opo, ma'am. Mahusay. Ang Samal naman ay gumagawa ng mga cookies. Tama ba ito? Opo, ma'am. Magaling. Ang Morong na gumagawa ng buko pie. Tama ba? Opo, ma'am. Tama. At ang Abukay na gumagawa ng walistambo. Tama ba? Opo, ma'am. Magaling. Ngayon, tama ang nasagot ni Ezekiel. Ngayon, tatanungin ko kayo, class. Sino ang nakakuha ng lahat ng tamang sagot sa inyo? Ma'am, ako po, ma'am. Magaling! Bigyan natin ang ating sarili ng tatlong bagsak dahil lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon naman, ay bibigyan ko na kayo ng takdang aralin para bukas. Ilabas na ninyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang nasa pisara. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Ngayon, class, ay kopyahin nyo ito ng tahimik. Gawin nyo na. Okay, mga bata, tapos niyo na bang kopyahin ang ating takdang aralin? Opo, ma'am. Ngayon, babasahin ko ang panuto upang lubos niyo itong maunawaan. Gumuhit o gumupit ng larawan ng iba pang produkto na matatagpuan o ipinagmamalaki ng lalawigan ng bataan. Mag-drawing kayo o gumupit ng mga larawan kung hindi niyo kaya mag-drawing. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Tandaan nyo lamang na mag-ingat kayo sa paggamit ng gunting o kung maaari magpatulong kayo sa mas nakakatanda. Tandaan nyo ito. Okay? Maaari nyo nang iligpit ang inyong mga kwaderno at lapis at tingnan ang inyong ilalim ng mga upuan kung may mga dumi ba. Ngayon kung tapos na ang lahat, ako na yung magpapaalam at maraming salamat sa pakikipag-cooperate ngayong araw. Goodbye, class! Goodbye, Ma'am Joyce. See you tomorrow.